Good morning, mga prochap. So, pabalik ako ngayon ng trabaho ko sa Minahan. So, ganito yung usual na ginagawa ko pag bumabalik ako sa Minahan. Dahil medyo malayo pa yung airport sa bahay namin. So, magtitrain ako ngayon kasi mahal yung charge ng iwanan ng sasakyan dun sa airport eh. Halos 80 to 100 per week. Tapos dalawang linggo ako, so mga 160 to 200 per week. So, ganito. Meron akong malita para dalawang linggo na damit. Tapos gagawin ko ngayon, gagamitin ko lang yung sasakyan ng asawa ko. Tapos iiwan ko sa train station. Tapos, pick upin niya mamaya pag uwi niya galing trabaho kasi mag-train lang din siya. Dapat sasabay na ako sa kanya eh, kanina. Kasi lang medyo maaga siyang pumasok, mga 6 o'clock. Tapos ako, alauna pa yung flight ko. Kaya alis ako ng medyo late ng konti. Tapos ito, nalagay ko lang yung bag na to. Iiwan ko yung plastic na to. Kasi itong plastic na to, lagayan namin ng mga grocery. Iiwan ko sa upuan. Text ko na lang siya na nilabas ko yung ano niya. Tapos yun, iiwan ko yung ano niya, kutsi sa train station. Tapos maglakad lang ako ng mga 5 to 7 minutes sa puntang station galing sa parking. Yan. Habulin natin yung train kasi 10:56 yung train, tapos ano 10:20 na. Kaya tara, habulin natin yung train. Tapos ipakita ko sa inyo yung gaano ka layo yung train station galing sa amin. So, ibaliktad ko yung camera, tingnan nyo. Simula dito ng pag-play, yun na yung itsura ng train station. So dapat ang ano dyan ay sa likod yung parkingan, tapos yung train nandito banda. Tapos dito ako dadaan kasi nandito yung parking, walang doon, daan doon sa kabila, malapit sa ano, train station. So dito na side yung daan, malapit sa school. Ito na yung school ng, you have entered a school zone, sa area namin. So yan, dito sa Australia may mga certain time na ano, na kailangan mag low speed ka dahil school zone ano, area. So dito sa amin mga 7 to 9 ng umaga dapat 40 km per hour ka lang. Tapos before at saka after nung time na yan, pwede ka mag-speed sa legal speed. Pero pag pasok ka sa oras na yan, 7 to 9 a.m. at saka 2 p.m. to 4 p.m. kailangan 40 km per hour ka lang.
So dito na ako, ito na yung parking. Kakanan ako dito. Kakanan ako dito, guys. Tapos iwan ko lang yung kutsi ng asawa ko. You have left the school zone. Tapos maglakad lang ako. And yun yung usual na ginagawa ko na simula nang lumipat kami sa bagong bahay na yan. Ganito na yung ginagawa ko, magtatatlong taon na pala. So ganyan. Ito yung parking, iiwan ko lang yung kutsi dito. Sana may bakante pa din sa dulo, pag wala balik ako dito na side. Kasi medyo malapit dito eh. Pag doon sa dulo, medyo malapit, so hindi na ganong maglalakad si Karin. So sana ito, merong isa dito. Ayun, baka meron pa dito isa. Ay, marami. Ito na ako. Guys, yan yung gubat na lalakarin ko dyan papuntang station. So ito yung akay-akay kong bagahe o punta akong kampo. Lagi ganito. Ilak ko muna ito. So yan. Yan. Yan, may bullpen. Hindi ko na ano. So ito yung nadaanan. Yan, lalakarin ko yan. Yan doon. Buti nga ngayon hindi umulan eh. Kasi kaninang umaga sobrang lakas ng ulan. Ay, baka isa yung bagong ko. Medyo maputik. So yung train na to, sinasakyan ko, ang pangalan ng line ito is Caboolture Line Train. Tapos bababa ako sa ano, sa may bababa ako sa may junction. Tapos ilipat na natin yung airport lines. Yung airport lines sobrang mahal, mga 20 mahigit yung pamasahe. Tapos dito ano lang, medyo mura lang, mga $4. So yung airport line kahit isang station lang, kasi galing sa Eagle Junction hanggang airport international, isang station lang yun. Pag domestic, dalawang station. Kaso lang yung pamasahe sa tanda 20. So yan yung dinadaanan ko, guys. You know, so balitang balita na ayusin na yung station ito, kasi ito na lang natitirang station na ano ba yan, tubig? Oh my god, walang takas. Masa yung sapatos ko. Isa. So, yun na lang na
station na natira sa line na to na medyo luma. Kaya ayusin na. Pero siguro nagsimula na sila kasi may nakita akong mga tao na parang nagsisurvey. Diyan o. Ayusin na siguro nila yan. Sa yung sapatos ko. Yan o. Station. Magpapaload muna ako ng ng card ko kasi zero na yung balance ko. Magpaload ako ng mga binuki siguro. Siguro ayusin na ito kasi may mga ano, may mga marker. Pag ayusin ito, wala ang yung station na malapit ko is narangba na lang. So ito yung loading station ng ano, ng value ng card mo pag nagdagdag ka. Dito. So, hindi ako nakapag-load sa machine guys kasi wala sila yung parang electronic na pang ATM card, hindi nag-work, so cash lang yung available nila. So wala akong cash. So sasakay ako ngayon ng train na walang pamasahe. Sana hindi ako mahuli kasi pag nahuli kasi malaki yung fine, nasa $150. Tapos pagdating ng Eagle Junction, doon na ako magpapaload. Kasi walang ano eh. Pag hindi kasi magpapaload, hindi ako makakalabas ng airport train station kasi may security doon, tapos yung card ang gamitin mo, pero pag empty yung card mo hindi ka makakalabas. Kaya hopefully sa Eagle Junction makakaload tayo kasi yung machine na yan hindi gumana. So yun, so yan yung train na sasakyan natin, lumating na. Dito tayo. So ganito kalinis yung train ng Queensland. Nasa likod din yung pag may pasahero namang ganyan, naalis ako. Ayan, wala namang pasahero eh. Okay lang. Trail to guys kasi hindi ako nakapagbayad ng pamasahe. Sana walang sisita. This is a Brisbane City and Ipswich train, running express from Petrie to Bowen Hills, stopping only at Northgate and Eagle Junction. The next station is Petrie. Customers for the Redcliffe Peninsula line, please change trains at Petrie. So may school dito na uni sa harapan natin, papakita ko sa inyo. Magbubukas to this year. Tapos magandang school. Ay, naiiwan ko pala yung tubig ko. Dito na area sa amin, magmamahal yung mga rentang bahay kasi may uni na itatayo dito sa Petrie. So, ano lang yun eh, 2 kilometro lang simula sa amin.
3. This service will now run express to Bowen Hills, stopping only at Northgate and Eagle Junction. P3 on the left-hand side. Tingnan natin yung ngayon eh. P3 station. Mind the gap. This one. Doors closing. Please stand clear. Balita, bubuksan daw yan eh this year. Yung Yoni na to. Isa to sa malaking Yoni sa ano, sa Queensland. University of Sunshine Coast. Yan yun. Tapos may mga building pa na ginagawa sa likod. Tapos may sariling parking siya sa taas. Ah, yung sa harapan yan, parking yan. Tapos yan yung Yoni. Yan. Yan o, USC. University of Sunshine Coast. Kay Brother Joel, Engineer Joel Mabini for this year. She was, he gave me this year 2 years ago. Thanks, bro. Service will now run express to Bowen Hills. Eagle Junction on the right. So, nandito na ako sa Eagle Junction. Ilipat lang ako din sa kabilang ano stage platform 2. Eagle Junction Station. So ito yung Eagle Junction Station. Nakita niyo yung train na ganyan yung kulay. Yung concept nila dyan is ano, Aboriginal design. Oh. Sasakay sana ako sa elevator pero dito na lang exercise. Sobrang bigat pero okay lang. Oh, maso. Ay, shit. Airport. Airport line. Hindi ko mabutang. Wala, sarado na. Hindi ko nabutan yung airport line. Yan, you know. Umalis na. Another 30 minutes na naman. Sayang. Naiiwan ako ang train. Sayang. So, sasakay na tayo ng airport train, guys. Doors closing. Please stand clear. I said, mate, it's clear as a bell with 34 degrees. I'm not sure. Yeah, there is. But now that it's rained, some of the work is done. But yeah. So, nasa loob na tayo ng airport train yan. Tapos, next stop nito is International Station. Tapos, domestic. Pababa ako sa domestic. So, ganyan kalinis yung train ng Brisbane. Diba, sobrang linis. Train ng Queensland. Tapos, dito madahanan natin yung International. Medyo maulan ngayon.
ensure you do good to your friends and stuff. Thank you for travelling with their train. We look forward to seeing you again. Welcome to the domestic train station. Please make your way along to the platform and make sure you are ready for the station. Nandito na ako sa Brisbane Domestic Airport, guys. Yan. Ay, sira. Sira. Sira pa yung escalator. Ang bigat. So, nandito na ako sa domestic. Pasok na ako ngayon. Hanggalin ko lang itong old tag. Tapon ko lang yung old tag. Yan. Tapos diretso na ako sa ano, sa gold member, sa priority lane. So nakalabas na tayo, guys. Nakalabas na tayo sa screening area. So ngayon straight tayo sa ano, sa Virgin Lounge, kasi 1 o'clock pa yung check-in natin eh. So gate 47 tayo. Punta tayo ng Virgin Lounge para makalibre ng lunch. Kasi pag gold member tsaka platinum tsaka business class, libreng entry sa Virgin Lounge. Tapos
nakain ka doon, unlimited. Gusto mong uminom ng halak, pwede. So ito yung Virgin Lands, guys. Ayan. Pasok pa yun dyan. Virgin Lands. Labas na ako ng Virgin Lounge. Gate 47 kasi ako. Kalibre ako ng ano, lunch sa lounge. Kasi usually pag ano, pag nagla-lunch ka dito sa airport, nagastos ka ng 25 to 30 bucks pagkain at saka drinks. Tapos pag nasa lounge ka, libre lahat. Pagkain, drinks, mayroon pang wine. Tapos free internet pa. Tapos relax ka kasi yung couch nila maganda yung upuan. So ano bang oras yung check-in ko? 1:20 yung check-in ko. Mag 5 minutes check-in yung ano ng boarding. 5 minutes mag-boarding na kami. Ayan. Thanks to bro Joel, Engineer Joel Mabini sa sapatos, yeah. Bigyan niya 2 years ago, more than 2 years na galing Dubai, kasi yung misis ko galing siya ng Dubai, tapos binigyan ako ni bro Joel yung ano ng sapatos na to, yeah, no? Kumuplads Vans. Bagong-bago pa eh, kasi minsanan ko lang ginagamit kasi nasayangan ako. Bro, EOG, thank you. Shout out sa EOG, sa mga kasamahan kong dancer sa Dubai dati. Yung iba umuwi na ng Pinas. So, nandito na ako sa loob ng aeroplano, guys. Sakay na ako. Oh, yeah.